Okay, magandang araw mga kaibigan sa Easy Works Garage. Si Doc Chris po ito. At meron lang akong gustong ituro sa inyo na basic. Kagaya ng kaso kahapon, may pumunta dito na Toyota Corolla Altis. At habang umaandar siya, biglang nabawasan yung power ng makina niya, hirap bumatak. At saka yung tunog ay para daw traktore, yung palyado, kung tawagin natin. No? Yung nanginginig ang makina, yung RPM naglalaro, at parang mamamatayan. So, eto ho, ang ignition coil, ituturo sa inyo paano magbaklas kabit. Napaka-basic lang po, kahit ho kayo, kaya nyo na hong gawin yan sa bahay. At para makatipid na rin kayo, kasi ang ignition coil po ay hindi naman sobrang maselan yan. Plug and play lang po yan, kung tawagin. No? Ito po yun. Yung ibang makina po, walang takip na ganito. No, niluwag ako ng mga tornilyo para medyo mabilis yung video. Iba, kita mo na kagad yung coil, pwede mo ring hugutin agad. Iba, may tornilyo. Iba, may cover na plastic. So, ito sa Honda CR-V, may cover. So, tatanggalin muna ninyo yung mga tornilyo. Huwag ho kayong kabahan, no? Mag-DIY kasi po, kung ano lang po yung binaklas nyo, yun lang din yung ikakabit ninyo. Kaya, kung nalilito kayo sa mga tornilyo, pwede yung picturean. So, dyan kasi tayo matututo, no? Yung pag-uumpisa natin sa mga basic na mga bagay. So, logan nyo lang. Kung ano lang po yung tornilyo sa paikot ng takip, yun lang naman yung tatanggalin nyo. Pwede yung picturean. Para kung makakalimutin kayo. So, ayan, tanggal na. Ayan po, ignition coil. Coil pack. Ayan, 1, 2, 3, 4. Sa mga lumang kotse po, isa lang ang ignition coil. No? Ito pong mga moderno, mga EFI, apat, yung iba, dalawa. Tapos, yung isang coil, may high tension wire papunta rito. Lagay sa mga Lancer. No? 2-in-1. Isang coil, dalawa ang sinusupply niya na spark plug or cylinder. Pero ito pong type ng makina na to, K24 na CR-V, tagi-isa. 1, 2, 3, 4, 4. So, ang pagpapalito ng ignition coil ay simple lang. Plug and play lang po. Ito po yung socket niya. Yan, socket. Pag hinugot nyo po yan, at tatanggalin nyo lang yung tornilyo dito, gaya nito. Pag natanggal nyo po yung tornilyo, yun na, pwede nyo nahilahin. So, habang nakasart ang makina, bigyan ko lang kayo ng konting tip. Kagaya nung nangyari sa Altis, paano niya malaman kung aling ignition coil ang bumigay? Apat ho yan. So, ganito ang ginawa natin doon sa Altis, no? Bunutin nyo lang ho, habang nakastart, isa-isa. Pwede nyo sakit, pwede rin yung coil. Yan, manginginig ho yan. Nakikita nyo, nanginginig yung makina. Ewan ko kung naririnig nyo yung tunog, nagbago rin. Pag kinabit nyo ho yan, itining dapat, mawawala yung nginig. No? So, okay to. Gumagana to. Hugutin nyo yung pangalawa. Nanginginig. Yan. Pag sinuksok nyo, tumitining, okay po yan. Isa pa to. Pag hinugot ninyo, nanginginig din. Pag sinuksok ninyo, tumitining, ibig sabihin, okay yan. Ganyan din po dito sa pang-apat. Yan. So, nanginginig, pag ibinalik nyo ay tumitining. So, ganun ang pag-test ng gumagana na ignition coil or hindi. Ngayon po, kung medyo duda kayo, no? Kasi minsan naman, spark plug ang sira. Kung halimbawa, ito yung ignition coil na hindi nagre-react, ilipat nyo lang po dito sa kabila. Iisa lang po yung sakit niya, magkamukha lang yan. Lipat nyo po itong coil dito sa kabila, at pag ito naman yung hindi nag-react, sabihin, siya talaga yung sira, di ba? So, ganun lang po kasimple yung logic doon. Kasi po, kung spark plug ang sira talaga, ito po, kahit ilipat-lipat ninyo, no, dito pa rin ang sablay. Kasi spark plug niya mismo yung sira sa number 3. Pero kung coil po ang sira, pag kung anong, kung saan yung nililipat yung coil na sira, doon nawawala yung reaction, sabi, siya yung sira, di ba? So, ganun na po kasimple, no? Ang pagpapalito na ignition coil ay napakadali lang. Pwede nyo gawin sa bahay. Ganun din po yung pag-diagnose na sirang ignition coil. Pero mag-iingat po kayo, no? May mga ignition coil, ang ugali ho niya, parang fuel pump. Pag pasira na ho yan, nangyayari dyan, pag umiinit na ho yan sa takbo, ay nababawasan ho yung bigay na kuryente or minsan totally nawawala yung bigay na kuryente. Kaya ho, ang nangyayari dyan, pag umaandar kayo ng malamig, okay na okay. Pag medyo nakalayo kayo, mararamdaman nyo, nanginginig, nawawala yung power, or minsan namamatay yung makina. Yan ho ang ugali ng mga ignition coil na pasira na.
So, ang nangyayari po, pag ganun, ginagawa ko, kasi kinabukasan, malamig na naman yung makina, dadalhin ng customer dito, okay. Ginagawa ko po, eh, tinatakbo muna namin hanggang sa mangyari ulit yon. At iisa-isahin ko na huya pagdating nung time na nanginginig na siya. At parang gusto nang mamatay yung makina. At doon ko nalalaman ko, ano, ignition ko yung pasirana. Usually ho, mga 5 taon, yan ang buhay niyan, 5, pataas. Yung iba hong nagagawa ko rito, mga Toyota Vios, minsan 3 years pa lang, pag nabuksan ko yung takip, iba-iba na ignition coil, no? Hindi na pare-pares Toyota, yung iba, may Mitoyo, parang ganun, iba-ibang brand, may circuit, iba-iba. So, kadalasan ho, sakit yan ng Vios at saka ng, ano pa ba to? Yung mga Altis yan, yun ang madalas kong maging customer dito na ang problem ay ignition coil. So, patayin muna natin. Tuturo ko lang sa inyo kung paano magpalit ng ignition coil. So, madali lang po. Pag yan ay ipapalitan nyo. Ganito lang kadali. Tanggalin nyo lang yung tornilyo. No? Ito po kasi yung gitna. Kaya walang tornilyo yung dalawa. Kasama sa cover. Ayan. So, natanggal nyo na. Natanggal nyo na yung tornilyo. Yan lang naman pinakalak niyan. Hugutin nyo na po pataas. Ignition coil. Hugutin nyo na yung socket. Hugot nyo na. Hugutin nyo yung coil. So, ganun lang po kadali. Ito na. Bili na kayo ng bagong coil. Dali nyo lang to. Sample. At, balik nyo lang. Kabit nyo na. Halimbawa, yan na yung bagong ignition coil nyo, no? Bagong coil pack, salpak nyo lang. Diba? O, kayang-kaya nyo gawin sa bahay. O, balik nyo lang yung tornilyo. 10mm lang po na liabe ang kailangan ninyo. Or T-wrench. Depende ho kung nakabaon yung tornilyo ninyo. 10mm lang po. Yan, geez. Yan, paghigpit ninyo, yun na. Napakadali. Tapos. Tapos ang trabaho. Napalitan nyo na ignition coil. Yung spark plug, pwede nyo na linisin or silipin. Pwede nyo nang brushin yung pinakaloob ng inyong makina para malinis-linisan nyo kasi nakakover yan. Pwede nyo toothbrushin or paintbrush. Diba? At yun na. Nakapagpalit na kayo na ignition coil. Ganyan lang po kadali, no? Kahit di na kayo magbayad sa mekaniko. Kakabit nyo na yung cover ulit. So, yun yung tornilyo ng dalawang ignition coil. Pitan nyo lang. Pakasimple lang po, no? Hindi nyo na kailangang bumayad sa mekaniko kung magpapalit kayo ng ignition coil. Kahit isang kamay nga, nagagawa yung trabaho. So, yun lang po. Para makatipid tayo at saka nadagdagan yung ating pag skill sa pag-alam kung talagang yun nasira na ignition coil or hindi. May ibang makina po na medyo maselan pero sa tagal ko na naggagawa, wala pa naman ako na experience. Yung paghugot ng coil habang umaandar, medyo unsafe po yun sa iba, yung mga sobrang modern na. Sabi, may naapektuhan daw na ibang sensor or sa box. Pero wala pa naman, so far wala pa naman ako na experience na ganun. So ang isang teknik kasi dyan para malaman kung ayaw nyo sa sakit bunutin, iangat nyo lang isa-isa. No? Kung ano yung hindi nagre-react dun yung may sirang spark plug or ignition coil or injector. So, iba-iba ho yan ng case. Pwede injector, pwede ignition coil, pwede spark plug. Pero pag ignition coil ho kasi itinaas ninyo, may maririnig kayo dyan, tik-tik-tik-tik-tik-tik, parang tumatalo na kuryente. Yun ang indikasyon na nagbabato ng kuryente yung ignition coil. Kasi pag spark plug ho ang sira, kahit marinig nyo yung tik-tik-tik-tik-tik, wala pa rin reaction. Sabihin, okay ang coil, spark plug ang sira. Di kaya naman injector, no? May sakit din po yung injector, nakatago lang dito. Pwede nyo rin hugutin. Pero basic po yan, ignition coil muna tayo. Wala naman gastos agad yan eh. Madali nyo malaman kung may spark. So yun lang, si Doc Chris po ito ulit na EasyWorks Garage. Salamat sa panonood. Sharing is caring. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Sana lahat po tayo ay makatipid sa pagdi-DIY. God bless you po.